Number 7. Ito na yung last. Bilis ah. When the eagles grow old, they hurt themselves for new feathers. So it means, ito ah, we occasionally shed off the old habits. Things that burden us and add no value to our lives should be let go. So ibig sabihin po, okay, yung mga bagay pala na hindi na nakakatulong sa atin, tanggalin na ho natin yan. Yung mga nagpapabigat, alam mo natin yan, may mga bagay na nagpapabagal sa atin para makuha yung mga pangarap natin. Ano yan? Ulitin ko yung mga dahilan. Okay, yung excuse natin, yung mga kasi ano, di ba? Yung mga bad habits natin, yung katamaran natin, yung pagiging comfort zone natin, di ba? So it means guys, yung agila pala, habang tumatanda, sinasaktan nila yung sarili nila at binubunot nila yung mga lumang feather nila para magkaroon uli sila ng mga bagong feathers. Okay? So kung ikaw nasasaktan ka, okay lang yan kasi pinapalitan na yung bagong feathers mo. Kung ikaw man ay dumadaan sa challenges, okay lang yan kasi maniwala ka sa akin, after yung mga challenges na yan, mataas na paglipad naman ang mangyayari sa'yo. That's why ang mga leaders, they love challenges. Okay? Hindi sila basta-basta nagpapatinag dyan sa mga challenges na yan na dumadaan sa kanila. Just like this sa scenario na nangyayari sa atin ngayon. Okay? Hindi naman ito katapusan eh. Di ba? Huwag mo tayong masyado ma-stress. Okay? And basta kalmado lang po tayo. And this will pass. Importante lang pag wala namang host yung virus na yan, hindi naman siya mabubuhay. So kailangan lang natin sumunod sa gobyerno para masugpo natin yan. And after this quarantine na to na nangyayari sa atin, okay, ito na yung simula ng paghataw natin. Ito na yung simula ng... Mas maganda ngayon, you have to realize, no? Magkaroon tayo ng realization na hindi pala totoo na pag may trabaho ka, secured ka. Diba? So, importante pa rin pag may business ka. Okay? It's kahit anong business yan. Okay? Traditional man yan or network marketing man yan. Basta importante may business. Pero if I were you, kung magninegosyo kayo, mag-network marketing na lang kayo. Okay, unified products and services kasi unang-una, hindi naman malaki yung kapital. Okay, basta may ballpen ka, may papel ka, may knowledge ka kasi nag-prepare ka for training, ang business mo, portable. Kahit saan mo dalhin, pwede. Okay, kahit online, pwede. Kaya importante ho na inaaral ho natin yung business natin. And that is the 7. Okay, yun yung 7 things na eagle, 7 leadership ability you can learn from eagle. Kaya pag ang mga leaders, pag sinasabi, yan yung agila ko. Why? Kasi meron sila nito. Okay? Ulitin ko, 1, eagle fly alone at high altitude. Lumilipad yan ng kusa. Ang mga agila, lumilipad yan ng kusa. Lumilipad na mag-isa yan. Hindi yan nakadepende. Okay? So, if you want to become successful, guys, don't depend your success to your downline. And never depend your success to your upline. Always depend your success to yourself. Tama? Ayan ng leader. That's why you have to fly alone. Okay? Pero ang upline nandyan, igaguide ka. But ang apply naman kasi, bonus lang yan eh. Pag may apply, meron. Pag wala, okay lang. Diba? Why? Negosyo mo naman to eh. Sabi nga eh, if your upline is strong, be thankful. Why? That's, may taong mag-guide sa'yo. But if your upline is weak, still be thankful. Why? That's the time for you to step up. Tama? Yan yung time na para tumayo ka. Okay? That you can fly alone. Okay? 2, eagle have an accurate vision. Malinaw na malinaw sa mga agila yung gusto nila. Malinaw na malinaw sa mga agila yung goal nila. Okay? So,
para maging agila ka, maging leader ka, dapat clear yung vision mo. It means dapat nakafocus ka sa goal mo. It doesn't matter kung may mga challenges o obstacle na dadaan sa'yo, but focus on the prize. Okay? Number 3, eagles do not eat dead things. They food only fresh prey. So it means don't rely on the past. Past is past. Okay, yung future hindi pa dumadating. Gusto mo ng kotse, bahay, malaking income, travel. Sa future yun eh. Hindi pa dumarating yun. Pero para mangyari yun, yung future na yun, kailangan mo kumilos ngayon. Kailangan mo ng galingan ngayon para mag-materialize yung future mo. Tama? Yung gusto mo sa future. So, importante is the power of now. Okay? Ngayon. Okay? Yung gagawin mo ngayon. Kasi ang success, ang malaking resulta, is the result of daily activities na ginagawa mo. Ulitin ko, ang malaking resulta ay result, ang malaking resulta ay epekto. Epekto lang yan ng ginagawa mo every day repeatedly. So para magkaroon ka ng magandang malaking resulta. Okay, number 4, eagle love storm. Okay, so eagle love challenges. Hindi mo basta-basta bumibigay ang mga eagle. Okay, achievers are not afraid of challenges. Okay, ang mga leaders, ang mga agila, hindi natatakot sa mga obstacle or challenges na yan. At least ginagawa pa nga nilang almusal pa yan, eh, di ba? Para mas lalo silang lumakas, mas lalo silang gumaling. So kung agila ka, huwag ka matakot sa mga challenges na dumadaan. Okay. Dapat always think positive. Okay. And number 5, ito, when a female eagle meet male eagle, she tests him for commitment. So dyan nagkakatalo mga commitment natin. Okay. Katulad ngayon sa bahay, di ba? Ang sinasabi, work from home. Pipicture ng work from home, pero after 1 hour, tulog na pala. Yung pala, sleep from home. Okay, so dito magkakaalaman. Di ba? At least ngayon, makakapag-muni-muni ka sa bahay ka. Ano mga kailangan mong gawin sa negosyo natin. Okay. Number 6, eagles prepare for training. So guys, prepare yourself for training. Okay, huwag ka magsawang umaten ng training. Okay, tuloy-tuloy mo yung training mo. Okay, huwag ka masawang matuto. Okay, kasi learn first before you earn. Importante yan. Kasi wala ho ritong nag-earn ng malaki na hindi inaral yung business. So, it's very basic. Kung gusto mong kumita ng malaki, gusto mong magkaroon ng financial freedom, very basic. Aralin mo yung negosyo. Ganun lang kasimple. Di ba? Wala namang masyadong logic doon or wala namang masyadong mahabang explanation doon eh. Okay? Kung gusto mong mabago buhay mo, aralin mo yung negosyo, seryosohin mo yung negosyo, trabahuhin mo yung business, makinig ka sa mentor mo, sa upline mo, ganun kasimple, magsasucceed doon tayo. Okay? Next. Okay. When the eagles grow old, they hurt themselves for new feathers. So, ibig sabihin, pag may nawawala, huwag kang matakot, okay? May babalik, may darating na bago, okay? Minsan, tanggalin na ho natin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin, okay, nagpapabagal sa atin. Alam, hindi ho kami makakasagot niyan. Mas kilala mo yung sarili mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na pwedeng nagpapabagal sa'yo. Tabi mo muna. Okay, guys, minsan ito masakit, ano? Sabi nga eh, if you want to become successful, change is necessary, but change is a painful process, hindi ho madali. Okay, minsan, kung kailangan, itabi mo muna yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo, itabi mo, itatabi mo lang, babalikan mo rin naman pag okay na yung buhay mo eh. Diba? Minsan, yung mga negative people na nasa paligid mo, tabi mo lang muna sila. Okay? Mag-focus ka muna dun sa goal mo. Okay? Dun sa accurate vision mo, yung number 2. Okay? Pagka gusto mo mabago yung buhay mo. Okay? So guys,
yun lang muna ngayon, ano? And meron pa po tayong mga susunod na training na gagawin ho namin para sa inyo, and we hope may natutunan po kayo sa konting shinare ko ngayon. So guys, stay at home, and kami po ang bahala. Basta kapit lang tayo. Konti na lang to, malalagpasan na natin to. So yung mga precautions natin sa na binibigay ng government, pakinggan ho natin. And this will pass. Naniniwala ho ako. And we're just preparing. Okay, piniprepare lang tayo for the big comeback natin. Okay, after this scenario na to, after this challenges na nangyayari sa atin ngayon. Naniniwala pa rin ako. Andyan pa na yung pinaka-greatest upline natin. Hindi naman tayo pababayaan yan. Just believe in yourself, believe in God, believe in the government. Okay? Always stay safe, guys. Always pray. Okay? And always sanitize yourself. Okay? Yung laging tinuturo. Tinuturo ni sinabi nila Avian Josh and la Kabisbis Glenn kanina, paano gagawin. Ginagawa ko yon pag uwi ko ng bahay. Lahat ng damit ko, dinediretso ko na ho kagad sa labahan. Ngayon, kung ayaw mo naman maglaba araw-araw, sampay mo lang. Okay, sampay mo lang, painitan mo siya. Maniwala ka sa akin, hindi mawawasak yung COVID, kundi warak na warak siya. Okay, so guys, stay safe. Maraming salamat po, and I hope may natutunan po kayo sa training ko. Kahit konti lang po, mabalik po tayo uli para maghahanda tayo for training para sa inyo. So maraming salamat po. Mabuhay mga ka-unified. Good morning po.